Dear Charon, malaki man ako, mas malaki naman ang pagmamahal sa akin ng aking pamilya. Sila ang rason kung bakit plus size din ang confidence level ko. Pero kahit na masaya ako sa aking pamilya, I can't help but wish for the happiness that falling in love brings. Sis, kinakabahan talaga ako. Sis, tagal mo pinag-practice lang ito, di ba? Kaya mo yan. Okay. Oh, last mic ka nga dyan. Marty, meron ka ba tissue? Ay, Mark, si ano pala, Kate, tsaka si Anson. Thank you, thank you. Oh, okay. Thank you, ah. Huwag isipin yung mga ibang tao dyan. Huwag isipin yung mga judge, yung mga kalaban mo. Isipin mo lang ang pamilya mo. Nasa pamilya mo. Y'all enjoy it! Crush mo. Ay, Hansberry daw? Ayun mo yung 14? Ay, mga laki yan. Diyos mo, ibigay naman. Eh, kilala ko yan eh. Seryoso? Oo, papakilala kita. Teka lang. Mark! Uy, teka lang. Uy, maganda ba ako? Maganda ba ako? Si Mark pala. Tingnan mo naman. Ano ba naman itong mga ito eh? Thank you nga pala. Kundi dahil sa'yo. Hindi ako mananalo dun sa competition. Wala yun. Ay, ito nga pala yung friend ko, si Angel. Angel, Mark. Mark, Angel. Sayo kayo, dali. Ha? Nice Angel. Meeting you, Angel. Okay na, sis. Okay na, sis. Okay, yes, sis. Tigil mo na yan. Tubig. Falling for you. Sino yung mga loko-loko naglagay nito dito sa bag ko? Mga buwisit kong kaibigan, pinagtitripan na naman ako. Oy! Oh, ano ginagawa mo? Tatapon ko! Wag! Wag! Eh, malay mo, baka andyan lang sa tabi-tabi yung secret admirer mo. Ako yung naglagay ng note sa bag mo, Ansel. Totoo yun. I'm falling for you. Ano sinasabi mo dyan? Higila mo nga ako. Hindi nga. Seryoso. Gusto kita. Gustong gusto. Pwede mo ba ako maging DPFB? Designated Pogging Forever Boyfriend? Sige na. Salamat na lang sa pag-atid. Eh kasi tong si Mark, porket hindi siya required sumali sa fun run, hindi na pumunta, umuwi na sa kanila. If I know, kaya ayaw niyang pumunta dito dahil may iba siyang pinagkakaabalahan dun. Affected masyado. Bakit? Kayo na ba? Oo,
Okay. Ano pa nga ba? Matulog tayo. Halika na kita. Bakit mo ginawa yun? Papa, sinagot kita. Papangako mo sa akin na hindi mo ko sasaktan. Oo. Promise ko, hindi kita sasaktan. Tayo na. Good night, babe. Babe? Parang babe in the city, ganun? Ano ko, piglet? Sige. Bebe na lang. Okay lang. Night, baby. Sweet dreams. Sweet dreams. Love you, baby. Kaon. Sweet mo naman, baby. Thank you, ah. Ako din. Mayroon na akong bibigay sa'yo. Ayaw magpatalo, ah. Siyempre. One day with you? Beach yan sa Palawan. Gusto ko pumunta dyan kasama ka. Balang araw. Yung pinsan ko nasa hospital. Tita. Muntik-muntik ka na mamatay ang pinsan mo sa panganganak. Kung normal daw yung timbang niya, hindi sana siya nagkaroon ng maraming komplikasyon. Kasalanan ko eh. Be, kailangan ba talaga natin gawin to? Alam mo namang allergic ako sa exercise eh. Be, gusto mo maging healthy ka. Kaya ko naman sa araw malagay yung buhay mo sa peligro. Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi ko na kaya, di ba? Gusto ko bang maging mataba habang buhay? Sabi mo sa akin, kaya mo akong mahalin kahit ano ko. Ba't ngayon gusto mo akong baguhin? Dahil ba nahihiya ka na? Kinahihiya mo na girlfriend mo, baboy, palyena, ganun ba yun, Mark? Ha? Ansel. Gusto mo magkita tayo? Di ako pwede ngayon, be. Sabi ni Coach, 10 PM na raw matatapos yung practice na mamaya. Kailangan na kailangan kasi na manalo sa next game. Ganun ba? O sige, text mo na lang ako kapag free ka, ha? Okay. Love you. Simula noon, naging madalang ang pagkikita namin ni Mark. At sa pagdaan ng mga araw, hindi mawala ang kutob sa puso ko. Okay, ingat sa'yo, ha? Eh kasi hindi na tayo nagkikita, eh. Lagi ka nalang busy.
May practice. Pagod sa practice. Dati naman, di ka naman ganun na. Dati naman, lagi ka namang may time sa akin. Sobrang busy lang talaga namin yan. May tinatago ka ba sa akin, Mark? Sabihin mo na. Sabihin mo na! May pakiramdam ako, Mark! Hindi ako tanga! Sorry. Kasi nasa jet. Anong hindi mo sinadya? Tinapos ko na yun. Tinapos ko na yun kasi ayaw ko ito masaktan. Please. May babae ka, ha? Siya ba yung babae mo? Tinapos ko na yan. Please. Tinapos ko na yan. Kasi pinangako mo sa akin na hindi mo ako sasaktan. Naniwala ako sa'yo, Mark. Naniwala ako sa'yo. Yun pala na naniwala ako sa'yo. I'm sorry. Please. Gusto ko siyang patawarin din. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Sa katawan ko ba naman ang ito? Hindi malayo naloloko niyo ako ulit. Ay, kung talagang ganyan ka magsasalita, talagang maloloko at maloloko ka. Huwag mong isisi sa sarili mo ang pagkakamali ng iba. Cargo yun na nagkasala. Walang iba. Hindi ko sinasabing patawarin mo si Mark. Ikaw lang ang makakapag-desisyon. Gusto ko lang makita mo na sa pagkakamali, natututo ang isang tao. Kaya pwedeng magbago. Mark? Mark? Mark, ano nangyari sa'yo, Mark? Mark, init mo, Mark! Sabi ng doktor, tumaas na daw yung platelet count niya. Buti na lang, naisugod agad siya sa ospital at naagapan ng dengue. Hansel, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, maka kung ano na nangyari sa anak namin. Kailangan ko mag-sorry araw-araw para mapatawad mo ako. Gagawin ko. Please give me another chance. Mark fulfilled his promise this time. Sa pagdaan ng mga taon, mas naging responsable siya at seryoso sa aming relasyon. Sabay kaming nagtapos ng kolehiyo, pero may dumating pang isang pagsubok sa amin. Masahap yun doon naman to eh. Parang matupad natin agad mga pangarap natin. Alam kong mahirap ang LDR. Kaya natin to. Tol, tara, malilate na tayo. Be, I miss you. Gusto mo punta kita dyan? Be, chicken meat. Paano naman? Ang layo-layo mo. Ikaw, ine-edges mo na naman ako. Basta ako bahala. Japan ka? Paano ka pupunta dito? Be! Sabi mo ako! Yes, kahit na ako'y mamahalin, ikaw
Sa ngayon, masayang-masaya kami ni Mark at puno ng pag-asa na matutupad namin ang lahat ng aming mga pangarap. Our story is just beginning at alam kong marami pang bigating challenges ang dadating sa buhay namin.